Hey guys, welcome. Dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective, your energy at this time. The star in reverse. Hopeless ka, walang ka na pag-asa. Reformation about you. The Empress. Parang hindi mo inaamin yung totoo, may hindi ka ina-accept. Hindi ka nagpapakatotoo. Hindi ka nagiging positive. Hindi ganun ka-abundant yung isipan mo, or hindi ganun ka-positive yung isip mo ngayon. Dumadaan ka ng transformation, that's why. With the death card, nasasaktan ka. Hindi mapakali yung isip mo. Kakaisip. Maybe sa person mo na meron ng kinakasama or meron ng pamilya na problema mo, or else kung wala pang pamilya yung person mo ay may kinakasama, or kung walang kinakasama ay yun yung hindi ka mapakali na paano pag nagsama na sila, pagka bumuo na sila ng pamilya, yung gano'n. Hindi matahimik yung isipan. Hindi ka makapahinga ng maayos, hindi makapagpahinga ng maayos, or hindi ka makatulog ng mahimbing dahil sa mga inaalala mo, sa mga iniisip mo, nag-aalala ka, clear. Nag-aalala ka, may mga pag-aalala ka. The Fool. Mga takot to. Fear na mag-reach. Fear na makipagsapalaran. Fear na maging giving na maging generous na mag-invest ulit sa relationship, or ang maging giving ulit sa person mo, yung ganun. May takot ka na. Pero nangunguli lang ka eh. Nami-miss mo siya. Kailangan mo siya. Para bang namumuhay ka sa lungkot pag wala yung person mo na yan. The Moon. There is a strong emotion within you, inside of you. A burning passion and desire to be with your person. The Moon. Na yun talaga pangungulila. Nangungulila ka sa person mo, no? Or namimiss mo siya. Or namimiss mo yung person mo. Namimiss mo yung person mo. Sobra. Ba't hindi? To the point na gagawin mo lahat just to be with your person. You're driven to take action. Or hindi yung desire mo na makawala eh. So kung ano man yung situation nyo ngayon na parang limited, restricted, parang nakatali ka na parang wala kang magawa, to the point na gagawin mo ang lahat para lang kasama mo yung person mo, magtagumpay,
para lang magtagumpay na mahalin ka ng person mo, para magtagumpay ka sa pag-ibig, na ma-in love ng malalim or ma-deeply in love yung person mo sa'yo. Yeah. Na sa'yo na siya mag-effort, na sa'yo niya na ibuhos yung attention niya, sa'yo na lang siya maglaan ng panahon, yung ganyan, na mag-put ng hard work, effort, na ikaw na yung center of attention niya, ikaw na yung importante na person sa buhay niya, ganon. Na hindi ka na heartbroken kasi nasasaktan ka din, pati yung nasasaktan ka. Yeah. And Five of Swords, magkaayos na kayo. Gusto mo magkaayos kayong dalawa. Dahil, ay, namimiss mo talaga siya. Walang may compare sa person mo. Yung halaga ng person mo, yung value, yung kailangan mo siya kaysa sa ibang bagay, kaysa sa ibang tao. Wala may compare sa person mo eh. Siya lang yung gusto mong maging partner, right? Siya, sa kanya ka lang interesado. Siya lang gusto mong maging partner, magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Yeah. Dahil, para bang hindi mo matanggap na sayang, wala, hindi ka pa naka-recover totally, heartbroken ka dyan at gusto mong mapangasawa yan, na magkatuluyan kayong dalawa, yeah, na maging sweet ulit yung person mo sa'yo, maging loving, mapagmahal, na magkaroon ng balance, no, with the Justice card and the Six of Cups, na maging harmonious yung relationship nyo, na maging okay kayo ulit, yung mamuhay kayo ng tahimik na, yung payapa na yung buhay nyo, full of love, so yan. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Ano yung energy ng person mo? Oh, Justice and the Page of Swords. Actually, kahit nahirapan to when it comes sa Justice, pagdating sa justice, no, so fairness, ipinaglalaban niya yung tama, ganyan yung person mo. Kahit na ma-against pa sa kanya yung mundo, kahit na madaming kukontra sa kanya with these cards, ay ipaglalaban niya yung tama, yung alam niya yung tama, yung alam niya yung right. Fair yung person mo na yun eh. And curious, observative. Ano pa yung information sa person mo? Hindi na siya malungkot ngayon. Naka-recover na siya sa sadness, sa grief. Naka-recover na din siya sa kahirapan, sa pwedeng emotionally, pwedeng financially, no? And naka-recover na siya sa pagdurusa, sa from being left out in the cold, pwedeng ganon.
or sa challenges na pinagdaanan niya sa buhay. Ikaw ang dumadaan ngayon sa transformation, kaya ganyan yung emotion mo, ganyan yung nafe-feel mo, ganyan ka mag-isip ngayon. May pagka-nega ngayon kasi nga dumadaan ka ng transformation. May mga pagbabago pa sa'yo. May mga magbabago pa sa'yo. So, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Ano ba ang actual or yung totoong feelings ng person towards you? Naka-recover na siya, guys. Sa panghinayang, sa regrets, nanghinayang niya sa'yo, nag-regret yan kung may mapagkakamali man siya. Pero, stable na siya ngayon emotionally. Naka-recover na siya sa sadness, sa pagiging despair. Naging desperate yan eh, sa'yo dati. Nagmukmok yan. Baka nag-iinom pa yan dati. Nag-iinom yan dati. Hindi naman. Baka nagmukmok lang. Nung problemado siya sa relationship nyo, panainom siya. Hindi naman. Hindi daw talaga. Ano lang talaga yung nalungkot. Naging desperate, no? Yung ganun. Naging desperate siya. Dahil sa mahal ka pa rin niya noon. Anong hinayang dahil mahal ka pa rin niya. Pero naka-recover na siya ngayon. Balance na siya ngayon with the Justice card. Pwede din yung Justice doon ay balance na emotion niya and thoughts niya. Stable na. No? Hindi na siya desperado. Hindi na siya desperada. Hindi na siya nalulungkot. Balance na emotion niya. Na-balance niya na. And Cancer, Scorpio, Pisces. Ano pa yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? Still, mahal ka pa rin ba ng person mo? Mahal ka pa rin niya and willing pa rin siyang ipaglaban dahil still mahal ka pa rin niya. Ikaw, mahal mo ba yung person mo? Oo, pero pinipigilan mo din yung damdamin mo. Nire-restrict mo din yung damdamin mo. Napapaluha ka pag naisip mo yung person mo. Ano to? Upright to? Upright man. Oo, napapaluha ka. Pag na-evaluate mo or ini-evaluate mo, tuwing iniisip mo yan, yung person mo na yan, pag naiisip mo yung mga nagawa niya, ni-evaluate mo eh, with a judgment eh. Pag ginudge mo siya sa mga pagkakamali niya, pagka naisip mo yung mga pagkakamali niya, doon ka naiiyak sa mga kasalanan niya sa'yo. Yeah. Kung gaano ka niya pinahirapan. Yes. Kung paano na-drain yung energy mo sa kanya, yung ganun. Yes, mahal mo siya, pero pinipigilan mo din na mag-take ng action. Pinipigilan mo na mag-take ng action. Ang pag-take ng action, yes, to be with your person. Ganun yung mga nangyayari dyan. Pero yung feelings mo, napipigilan mo ba? Yun ang hindi mo mapigilan yung feelings mo. Yung pag-take mo ng action, oo, napipigilan mo, pero yung feelings mo sa person mo, hindi mo mapipigilan. Kaya nga naluluha ka eh, naiiyak ka eh. Kasi gusto mo makasama siya, pero hindi pwede. Kasi may pagkakamali sa yung person mo, may kasalanan. Wala naman. Or hindi na siya ganun ka-sweet sa'yo, hindi na siya close sa'yo. May matinding sama ka ng loob sa person mo. Ano to, guys? Fear. Takot.
Phobia. Nagkaroon ka ng phobia sa person mo. Phobia or intimidate ka sa kanya. Na-intimidate ka sa person mo. Pero still, mahal mo pa rin siya. Gusto mo pa rin magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Siya pa rin yung happiness mo eh. Alam mo, sa kanya ka pa rin sasaya. At hindi sa iba. Matindi yung galit mo sa person mo? Di naman. Pipigil ka lang. May galit siguro, pero hindi ganun katindi. May pride ka? May pride ka ba? Wala naman, may pinagdadaanan ka lang ngayon. Ninenervyos ka lang, kinakabahan ka lang, may phobia ka lang, or na-intimidate ka lang sa person mo. Natakot ka lang. Kasi baka singalan ka, baka abugahan ka ng apoy. Ano ba? Bakit ka natatakot sa person mo? Anong reason mo? Baka pagka kinausap mo siya, reject na lang yung offer mo. Ano pa? Nine of Swords. May fear ka eh. Kanina pa ito lumalabas. May fear ka saan? Wheel of Fortune. Ano itong Wheel of Fortune dito? May fear ka na hindi ka pala rin. Na pag kinulit mo siya or pagka kinausap mo siya ay maging deceitful yung person mo with the moon. Na maiwan ka pa rin mag-isa. Clarify ko ha. Na maiwan ka pa rin mag-isa. At mag-enjoy lang siya. Matatawa lang siya. Matutuwa lang siya na parang bata na naglalaro. Na parang kakasaya niya lang, ikaw umiiyak. Yung ganon. Ikaw nagluluksa dahil wala siya sa buhay mo. Takot ka bang pagtawala ng person mo? Pagka nag-reach out ka sa kanya? Takot kang pagtawalan ka ng person mo? And piliin niya yung ibang person, no? Ibang lover, no? Or yung makipagrelasyon siya sa iba. Yung iba, lalo na kung meron na yung karelasyon, napiliin niya yung iba kaysa sa'yo. Hindi ikaw yung pipiliin niya, masakit para sa'yo. Lalo kung meron na yung karelasyon. Ayun. At hindi ikaw yung pipiliin niya. Yeah. Na hindi siya maging decisive sa'yo. Na hindi siya mag-take ng action na ayaw kanyang i-pursue. Yun yung mga rason dyan. Ngayon, ang tagal-tagal na inantay mo, parang vision na ikaw yung piliin niya tapos kung iba yung pipiliin niya. Parang ganun, makasama. Masakit yun sa'yo. May option tong person mo. Siguro meron yan. Five of Wheels. O may karelasyon na iba. Oy, meron. Meron siyang karelasyon na iba.
Or, maano kasi ito eh, may pagka risk taker. Ganun siya. Fearless. Yung person mo, fearless na tuwakbo, na pumasok sa relationship, na mag-enter sa isang relationship. Malakas yung loob niya. Kahit masaktan pa siya, wala siyang pakialam with a fool. So, ikaw kaya ang pipiliin ng person mo? Ay, oo. Ikaw yung pipiliin niya. Why? Seven of Cups. Marami kang katangian. Marami siya nagustuhan sa'yo. Ano pa? Bakit ikaw yung pipiliin niya? Inaantay niya yun eh. Yan yung binivision niya, ikaw eh. Ikaw yung parang binivisualize siya palagi. Inantay niya yan na yung pipiliin niyo yung isa't isa. O yung magsama kayo, yung magkaroon ng union. Na magkaroon pa ng pag-uusap sa inyo. Na makapagsimula kayo ulit ng relationship. Inantay niya yan, inaabangan niya yan. And still positive pa rin yung person mo na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. So yan. Ang tanong, magte-take ba ng action yung person mo towards you? May inaantay lang yan. Oo. Pero may inaantay lang yan. Pag matapos siya mag-daydreaming. Parang binivisualize kanya. May inaantay ito. Divine timing? Hindi. Ang magkahiwalay, kung may karelasyon to, ang maghiwalay sila ng karelasyon niya. Or kung may karelasyon ka, maghiwalay ko ng karelasyon mo. Ganon. Kung sino man yung may karelasyon sa inyo, yun yung inantay niya, ang magkahiwalay. Nang sa ganon ay pareho na kayong single, available, and ready to mingle. Na wala nang defensive. In reverse yan. Wala nang defensive. Na, ayun o. No? Yung magsama na kayo na pareho na kayong available na pwede ka na niya madala or pwede mo na siyang madala basta yung mapakalayo-layo na kayong dalawa, yung ganun. And willing ka bang antayin yung person mo? Oo, willing ka namang antayin yung person mo dahil masakit sa damdamin. Or, yun, hindi mo siya kayang palayain. Hindi mo siya kayang palayain sa puso mo. Hindi mo siya kayang palayain sa puso mo. Palagi mo siyang iniisip. Gustong-gusto mo magkaroon ng new beginning and a growth. Nung magsimula kayo ng relationship ba, na nag-grow yung relationship na yun. Nandun pa rin yung passion. And motivated ka pa rin to wait for your person. Ano yung gusto iparating sa'yo ng person mo? Eight of Cups in reverse. Ano to, gusto niyang bumalik sa'yo? Yan. Gusto niyang bumalik sa'yo. Pero
Kung may karelasyon to, nakatali pa siya ngayon eh. Stuck pa siya ngayon. Ano pa? Ano pa yung gusto niyang sabihin sa'yo? Kaya gusto niya makawala doon talaga sa... Kung may karelasyon siya, gusto niya makawala doon. Madami siyang gustong gawin niyo. Or madami siyang gustong gawin niyo together. Na you will build together. Or madami siyang plano sa inyo. Yeah, madami siyang plans para sa inyong dalawa. And yung mga plans niya na yun ay talagang full of love. There is love from your person. Ikaw bang totoong mahal ang person mo? Oo. Sa'yo magaan yung damdamin niya. Sa'yo siya connected. Sa'yo siya komportable. Pure and innocent. Yung pagmamahal niya sa'yo. Parang peaceful and payapa yung isipan niya pag ikaw na yung makakasama niya. Pagka-feeling ka na niya. Ganun. At home siya sa'yo. Possible na magiging malambing tong person mo na to sa'yo. Malambing kaya yung person. Malambing yan. Yes, oo. Positive. Malambing talaga yung person mo. Pero may takot ka lang eh. Intimidate ka sa person mo. Natakot ka lang eh. Ano yung advice ng mga guides or angels na para sa iyo? Ano to? Upright to? Upright in reverse. Huwag ka daw magtiyaga. Pwedeng sa lahat ng area ng buhay mo yan. Huwag ka magtiyaga sa isang situation na parang wala ka namang maaani. Yung hindi magkakaroon ng bunga. Katulad niya na nare-restrict mo yung sarili mo. Yung pinipigilan mo yung sarili mo. And then umiiyak ka. Yung nahihirapan ka lang. Antay ka nang walang mangyayari sa buhay mo. Huwag ka magtiis. Kung wala namang wala kang mahihita. Ganun. Ano pa yung advice sa yun ng angels? Sundin mo daw yung judgment mo. Gamitin mo yung sound judgment mo. Evaluate mo yung situation. Ano pa? Yung gusto mong sabihin sa mga angels. Magkakaroon din daw ng ending, completion, yung pinagdadaanan mo ngayon. Yung pinagdadaanan mong transformation. Or malapit na mag-end yan. Remember, may pinagdadaanan ka ngayon na transformation, may heal ka din afterwards. And ngayon, hindi ka pa heal, kaya ganyan, may pagkanega ka pa mag-isip. Pero after that transformation, na na-complete mo na yung cycle na yan, ay magiging buo ka na, magiging kompleto ka na, magiging stable ka na din. So, ano pa yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Meron ba? Meron ba itong iniisip yung person? Wala. Wala siya iniisip sa'yo ngayon. Um,
Pero minsan iniisip ka niya ng person mo. I think it's upright. Upright ba yan? O madalas siguro din. Ngayon lang talaga, hindi ka niya iniisip. Palagi ka niyang iniisip ng person mo, ngayon lang hindi, no? No. Yes. Iniisip niya na, pag iniisip ka niya, ito yung naiisip niya na destiny kayo. Na magiging masaya siya with you. Na talagang ita-transform yung buhay niya from being malungkot, from sad, from yung nahihirapan siya, no? Pwede emotionally, materially, into this, na magiging maganda yung buhay niya, masaya siya, magiging masiyahin siya ng tao pag ikaw na yung kasama niya, pag magkasama kayong dalawa, parang itong horse and itong bata, no? Na pag magkasama ay tandem, yung talagang ma-enjoy nila yung buhay. So, ganun yung naisip ng person mo with you, na maging napaka-sunny, napaka-blissful, napaka-adventurous, or full of adventure yung buhay nyo pag magkasama kayong dalawa, na masaya lang kayo together, ganyan, or ma-achieve yung success together, or great heights of success together, na mas lalo siya magiging motivated, driven pag ikaw yung kasama niya. Ganun. Mas lalo siya magpupursige, mas lalo siyang magsisikap hanggang sa umaman kayo, no, together. Hanggang sa gumanda yung buhay niyo, maging napaka-successful niyo together. Hanggang sa bumuo kayo ng pamilya. Hanggang sa maging husband and wife kayo, na maging kompleto yung buhay nyo, na loyal kayo sa isa't isa. Kahit ngayon ay hindi okay yung situation nyo na merong karelasyon yung isa sa inyo, ay ang gusto ng person mo dito, you will end up together kasi alam niya magiging masaya siya with you. He or she will feel complete with you. Clarify ko, ah. Na I know, na hindi niya mapipigilan yung damdamin niya sa'yo. Hindi niya mapigilan or hindi niya makontrol yung emosyon niya sa'yo. Dahil, mahal ka pa nga ng person mo eh. Still, maasa or hopeful pa rin siya sa connection niya. And, yes. Kahit na nakarecover na siya, still, dinidesire din naman pala ng person mo na makapiling ka, na makasama ka, na maging positive na yung mga mangyayari sa inyong dalawa. So, yes, ito yung dinidesire din ng person mo, yung magkaroon ng stability with the number 4. Na magkakasama din kayong dalawa, na mapossess ka niya, na mapasa kanya ka. Na you will live abundantly, a prosperous life. Para may pagka-covetous tong person mo na to sa'yo. Pero, may pinagdadaanan ka pa ngayon. After that transformation na pinagdadaanan mo, ano kaya ang next na mangyayari sa'yo? Chariot, magiging driven ka na, magiging positive ka na, magiging balance ka na, at magiging decisive ka na, tatagumpay ka, at mahihil ka na din, no? With the temperance, makakatulog ka na maayos, makukuha mo yung wini-wish mo, magagrant yung wishes mo, makukuha mo yung gusto mo, at yung lumayo sa'yo, possible na babalik din, oh. At may possibility na mamahalin ka ng person mo at mag-commit siya sa'yo na magkaroon na ulit ng movement sa connection nyo. And ikaw to, mawala na yan yung takot mo. Dala ng transformation yan, pinagdadaanan mo yon. And with the 2 of Wands,
palabanan mo na yan, yung takot mo na yan, matatalo na yung takot mo yan, yung fear. Fear na walang kwenta yan. Mag-iihil ka na din, no? Mag-iihil ka. Hindi ka na matatakot na lumabas sa lungga mo. Healing is a major na pagbabago. Magkakaroon ng healing talaga. And then, yung peaceful na yung maging buhay mo. Possible na lalayo kayo ng person. Malak ba ng person mo pag nagkabalikan kayo, lumayo kayo. Magpakalayo-layo kayo. Or tumira kayo sa ibang lugar. Ganon. Oo. Yes. Yun yung gusto niyo mangyari. Anong gusto niya? Ano pang gusto niyo mangyari? Kahit na may mga responsibilities, kahit na may ups and downs siguro, no? Kaya niya. Panindigan. Pero hindi naman siguro magiging mahirap yung buhay niyo. Magiging maganda ba yung buhay niyo? Masagana. Yes, magiging masagana yung buhay niyo. Kumbaga, para sa kanya, kahit na mahirapan kayo or may mga responsibilities na kailangan niyang i-carry, accept niyo yun. Panindigan niyo yun. Basta kasama ka lang niya. Yung ganoon. So, yan. Ano yung mga messages ng person mo for you? Messages ng person mo for you. Hindi niya mapigilan yung sarili niya na mag-take ng action, yung fire, yung paghahangad niya or yung pagnanais niya na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. See? Yes, very decisive itong person mo na to. Very decisive. Na magkaroon din ng completion or pagkikita pati sa inyong dalawa. Gusto kanyang makita. Gusto kanyang ma-meet ulit or gusto kanyang ma-meet, makasama. Yung ganun. At ano to, may mga offers to sa iyo yung person mo. Hindi eh. Naklaruhan na siya, guys. Kung meron tong option yung person more options, alam niya na kung ano yung pipiliin niya. And hindi na daw siya defensive. Wala na fear itong person mo para maging defensive pa. Wala na siyang takot na makipag-usap or else ay yung magkausap kayo na you will build a wedding family or anything together, no? Madami siyang gustong i-build nyo eh. And gusto nyo maging masaya siya, yung tunay na masaya. At alam niya yon na sa'yo siya magiging masaya. Sa'yo siya magiging tunay na masaya. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Well, with the King of Pentacles, sa'yo siya magiging stable. Ikaw yung gusto niyo maging partner, no? Sa'yo siya feeling secured. So, ito na lamang guys. For collective reading, sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganang manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga karasya na itaas sa reading nito.